Hi! Welcome sa Biyahe ni Boo. Guitar Tips ulit tayo. Episode 1.2. Today, pag-uusapan natin yung fretboard. Paano ba natin makakabisado yung bawat notes sa bawat string and frets. At sama na rin natin ngayon yung major scale. Wala sa plano yan, guy. Pero, mabilisan lang to, promise. Kita pa yung Lysol, oh. Ito ang importante bago kayo mag-gitara. Mag-spray kayo sa paligid kasi may virus. Bakit ba importante na kabisaduhin natin to? Maraming rason kung bakit kailangan natin kabisaduhin. Involved na dyan yung isa sa sinabi ko nung episode 1 kung napanood nyo. Sabi ko dun, di ba, iwasan muna yung paggamit ng kapo or ng capo. Kasi example, ito. Eh, paano kung naputol to? Joke lang, hindi ko puputulin. Paano kung nawala yung kapo mo? Eh, gig nyo na. May ibang way dyan, guy. At isa lang yon, marami pa dyan. Marami pang ibang pwedeng gawing workaround. Kumbaga. At isa pang rason na involve, isa pa sa maraming rason. Diba sa mga kanta, madalas merong mga riff. Example ng riff, ito, pang bidjoke. Naging pang bidjoke na si Eric Clapton. No? Sama. Idol ko yan eh. Diba yon? Yon yung example ng riff. O kaya, Plaster Salon Pass. At yon mga guy, yun ang ilang examples ng riff. Naalala ko nun kasi nung nagsisimula ako sa church. Sabi nung keyboardista namin, si EG Guy, Boo, gawin mo nga yung riff na to. Pinapagawa niya sa isang kanta. Wala naman yun dun. Pero kalagitnaan ng practice namin, pinapagawa niya to. Tapos sabi ko, paano yun? Tapos ang sagot niya, ano lang yun? B, A, F sharp, E, F sharp, A, F sharp, tapos B, A, F sharp, E, F sharp ulit. Ayun, yun yung sinabi niya. Kung tutuusin, apat na nota lang naman yun. Pero dahil hindi ko nga naintindihan, ang sabi ko na lang sa kanya. Pero yun nga kasi yun, guy. Yun yung mga nota na yun eh. B, A, F sharp, E. Naglaro lang naman dun yung riff eh. Nag-iba-iba lang yung placement, yung pagkakasunod-sunod. So, ayun, kung gets mo yung fretboard, kung kabisado mo yung notes, madali mo siyang magagets eh, madali mo siyang maintindihan. Minsan, hindi mo na siya kailangang pakinggan. Pag sinabi na lang sa'yo, gets mo na agad. Pero, syempre, importante rin yung may tenga tayo. Pero, mas maganda kung kaya natin parehas yan. Or, alam natin parehas. So ayan, nung nagsisimula ako, ang technique na ginagawa ko, guy, naisip ko, ano ba yung musical alphabet? Yun ba tawag doon? Ano ba yung mga notes na meron tayo? Kung sisimula natin sa A, katulad ng alphabet nga, A to G lang naman, di ba? Dito sa fret, kung i-apply natin yun, tatandaan din natin lagi itong 6th string, itong pang kinakataas. Ano siya? Low E or E. Tapos, 5th string, A. Tapos, 4th string, D. 3rd string, G. 2nd string, B. 1st string, E din siya, high E. Magkatono lang sila. Example, ito yung A. Bawat angat natin, bawat half step, ang half step nga pala guy ay 1 fret up lang. Pag whole step, 2 frets. So ayun, bawat half step natin, nagiging sharp yung note. Doon pumapasok yung A, F sharp, tapos B, tsaka ka palang papasok sa B, di ba? Pero, tatandaan din natin, ang isa sa tinatandaan ko noon, ang walang sharp ay B tsaka E. Yun lang ang dalawang notang walang sharp. So, ibig sabihin,
Pagdating mo sa B, pag angat mo ng half step, C na siya agad. So, tatandaan lang natin yung dalawang notes na yun, yung B tsaka E. Yung B. Madalas naman nating marinig yun, di ba? B. Kumain ka na ba, B? O kaya, B. B nga eh. Let it be. Yung mga ganun, di ba? Ayun ang palatandaan ko. So, ito, pag in-apply natin siya dito, tapos, di ba nga, sabi nga natin kanina, dito sa 6th string, ano siya, E. So, pag tumaas siya ng half step, F siya. Kasi nga, E walang sharp, di ba? So, E, after ng E, F agad. Tapos, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B. Pagtaas ng B, C na agad, di ba? So, ayun, ganun lang pag in-apply mo siya sa lahat ng strings. Tapos, nung sisimula ako, try kong kabisaduhin bawat string. Gumawa pa nga ako noon, nilista ko pa sa note bawat fret. Hindi mo naman din maintindihan pagtapos kasi ang daming ang notes, di ba? Pero habang inuulit-ulit mo kasi yun, kusa na eh, magiging automatic na. Pag pinundot mo to, sample, ito, alam mo na G yan, o dito, D, E, ayun. Yun ang technique na ginagamit ko sa pagkabisado ng notes, bawat fret, and bawat strings. Major scale. Kailangan nating malaman to, guy. Kasi ang major scale, yan ang pundasyon. Kumbaga, halos lahat ng scale. Hindi, lahat talaga ng scale, konektado dyan, or lahat ng chords. Sinerch ko kanina, anong ibig sabihin ng ng major scale? Ang sabi online, ano daw, diatonic scale, which consists of 7 notes, tapos between 3 and 4, or 3rd and 4th note, tsaka 7th and 8th note, half step. Tapos yung natitirang notes, ano daw, whole step. Tapos ako naman, sinerge ko, ano ba ibig sabihin ng diatonic? Ang lumabas na sagot, a heptatonic scale na nag-i-involve ng 7 notes na gano'n. Parang inulit lang yung unang definition. Binago lang yung term na diatonic papunta sa heptatonic na mas mahirap pang intindihin. So, kung iintindihin natin yung definition na magulo ko in-explain, hanapin nyo na lang online. So, example, dito sa gitarang to, paano tayo gagawa ng major scale dito? Siyempre, kailangan natin ng sisimulan. So, parang sa puno, kailangan natin ng root. Ito, root note. Ugat ba sa puno o buto? Depende, ano? Di pwede rin pala itong seed note. Pero ito, example sa C tayo, C. Diba, kung alam nga natin yung mga notes, C nga ito. Kasi A sharp, B, tapos C. So, di tayo magsimula sa C. Sabi dun sa definition ng major scale, kailangan natin ng 7 notes. Actually, 8 nga. Pero yung 8, parehas lang kasi ng root note. Parehas lang silang C. Siya yung octave, kumbaga siya yung mas mataas na. Kumbaga higher pitch lang siya, pero same lang sila ng note. So ito, example. Sabi dun sa definition, di ba? Yung 3 and 4, between 3 and 4, tsaka between 7 and 8 lang, half step. Pero yung iba, whole step. Sabi ko nga kanina, ang half step ay 1 fret higher. Ang whole step, 2 steps, diba? So, yung between 1 and 2, whole step yon. 1, 2, tapos 3. Pagdating sa 3 and 4, half. 5, 6, 7. Pagdating sa 7, 7 to 8, half step ulit, diba? So, ito yun. Actually, guy, pwede rin dito. Bakit pwede dito? Kasi dito sa, di ba, ito nga, 1 and 1, 2. Yung third note, yung E. Ito rin yun eh. Ayan, guys, importante na alam natin yung notes. Mas madali nating magawa yung mga bagay-bagay, di ba? Kung naiintindihan natin, kung alam natin yung bawat notes dito sa fretboard. So, ayan yung major scale.
So ayan, kung nagigets na natin yung major scale at kabisado natin yung fretboard, kung i-relate mo yung dalawang bagay na yun, guy, kung pagsasamahin mo, madami ka na magawa sa gitara. Example, ginawa natin ngayon na yung major scale na C. Makikita mo, ang dami rin palang ibang pwesto niyan eh. Meron dito. At marami pa. Meron pa ibang pwesto yan, guys. kaya ayun, pag tinignan mo yung mga yun, magkakatono yun eh. Parehas lang yun. C major scale. So ayun, sana nakatulong at sana pagpraktisan natin at kabisaduhin natin. Maybe sa simula, guy, hindi pa natin makita kung bakit natin inaaral yung mga yun. Pero promise, importance yan, guy, importance. Ayun, next episode, aralin naman natin yung paggawa ng chords, triads. Paggawa ng chords, hindi ibig sabihin, pwede tayong gumawa ng H, ha? Paano yung H? Or X, yun, X. Next episode, see you, episode. Bye, guys.